200 pesos lang. Assalamu Alaikum, Aslane here. Welcome back sa akin channel. On today's video, gusto ko i-share sa inyo on how I will repot yung mga plants na nabili ko sa Mindanao. So, ito siya. Second purchase ko na to, mga kabesh. Kasi yung first purchase na nabili ko sa Mindanao is epic fail, I think. Pero, actually, hindi naman siya epic fail. Kasi, tinanim ko naman siya. Kasi, karamihan doon binili ko is caladium tsaka alocasia. May mga bulb naman yung plants na yon. So, tinanim ko siya. Hopefully, maging okay yung mga plants na yon. So, kung di nyo pa napapanood yung video na yun, ayan, lagay ko na lang dito. At sa description box, yung video nung mga, anong pag-unbox ko doon sa first purchase ko nung nabili ko ng plants sa Mindanao. And kung hindi nyo rin napanood yung pag-unbox ko dito sa mga plants na ito na nabili ko, second purchase ko sa Mindanao. So, ayan. Lagay ko na lang din sa description box at dito tong, yung video na yon. So, para mapanood nyo na siya. And kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to subscribe and like nyo din tong video na to para laging updated sa mga videos na aking i-upload. So, let's start mga kabesh. So, simulan natin dito, besh. Repot natin si Prince of Orange. So, si Prince of Orange, ayun siya, besh. Ayan. So, maliit lang siya. So, hopefully, lumaki siya. Ayan. So, ano na natin? I-tanim na natin siya, besh. So, lagay lang ako ng bunot sa ilalim. Lagyan natin yung bunot na kasama para maano yung moisture niya. Masyadong ma-fiber, beshi. At para hindi rin pakilaman ng mga aking mga bisit naming alaga dito. Ay, nakalimutan ko maglagay ng osmocot. Lagyan natin ng osmocot. So, medyo umano siya. Okay. One down. Next natin, ito. Si Bilitie. Maliit lang siya, besh. Ayan siya, oh. Pero dalawa na yung dahon niya, tapos may pa-usbong. At, ayan. Siya. Maliit lang siya. So, sinabi naman sa akin ni Ma'am Masel na maliit naman daw talaga siya. Pero yun, mas okay na sa akin. Kasi yung malalaki nito, super mahal, besh. So, okay na ako dito. So, maliit. Sana mabuhay siya. So, dito natin siya re-repot sa white pot. So, lagay tayo ulit ng coco cubes. Mas maliit pa lang siya, so dito muna siya sa maliit na pot. Pag lumaki ka na, sis, lipat kita, ha? Tapos lagyan natin ng bunot ulit sa ibabaw. Ayan, besh. Next natin, si maliit na Gloriosum. So, hopefully, tumubo siya. May patubo na siyang maliit. So, hopefully, tumubo siya. So, ipat natin ulit sa white pot. So, ito, besh, ito nag isang leaves na yun. Leaf na to is, nabili ko siya ng, 200 pesos lang. Next, ito, hindi ko ma-recall ano to. Hindi ko maalala kung anong plant to. Pero, planta natin. Pot na natin sa white pot. Siya! Natin.
ito, si Dwarf Congo. Ayan siya. Tapos na. Next natin itong papriwi ni ma'am na, ano, na halaman na kalatea. So, since nag-iisa na lang yung paso na tira sa akin, so pagsasamahin ko na sila dito. Ubus na kasi ang paso. Wala na akong paso. Ayan na siya. So, ano pa siya? Kasi nga, kalatea. So, ano yung moisture niya? So, ayun lang mga kasis. Dito na nagtatapos ang aking repotting session ng mga plants na binili ko sa Mindanao. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, please do like and share. And don't forget to subscribe on my channel. And don't forget to hit that bell para lagi kayong updated sa mga videos na aking i-upload. So, till my next video. Bye-bye!